So what is up sa inyo mga chong? Another day, another vlog. This is your boy Irvin, ang Mr. Everywhere ng Cavite, for another video. And as you can see, papasok na naman tayo. Nandito na tayo sa intersection ng Bacoor going to Cavitex. And for this video, pag-uusapan natin kung magkano nga ba ang kailangan mong paghandaan kung sakaling magmamayari ka ng Z400 at gagamitin mo to pang araw-araw. So, sa tingin ko maganda-gandang topic ito para doon sa mga nagbabalak na mag-upgrade galing scooter papunta sa big bike. Kahit anong big bike pa man yan. Siguro ilimit na lang natin sa 400cc. Sinabi ko nga doon sa una kong video tungkol dito sa Z400 na hindi natatapos sa pag-acquire ng motor yung responsibilidad natin. Habang tumatanda yung motor, habang tumatagal sa poder natin yung motor na to, is mas lumalaki yung gastos na kailangan nating paghandaan. So dun sa mga nagpaplano na bumili ng Z400, ito yung mga kailangan yung paghandaan or i-adjust regarding sa budgeting. Especially kung gagawin mo nga pang araw-araw ang Z400 kasi nga napaka-reliable niya pagdating sa pang araw-araw dahil sobrang beginner friendly. So, number one sa aking list, gas consumption. In paper, ang average fuel consumption ni Z400 is 26 kilometers per liter. Pero base sa aking riding style, nag-average lang siya ng 21 to 22, pinakatipid ko na yata yung 22 kilometers per liter. Kung ikukumpara ko siya doon sa Aerox, kasi Aerox ko is 41 kilometers per liter. So ang average distance na tina-travel namin araw-araw is nasa 78 to 80 kilometers from Imus to Ortigas. Imagine doble yung konsumo mo ng gas. So yung dinadaanan ko kasi noon, tubi notorious para sa traffic yan eh. Pagdating sa traffic, like yung Bacoor, Emilio Aguinaldo Highway, and EDSA. So traffic, kaya kahit anong gawin mong pagtitipid or pagmemenor sa pagpiga ng silinyador, eh hindi mo talaga ma-achieve yung 26 kilometers per liter dito sa Z400. So again, gas consumption, doble ang kailangan mong gastusin. Ayun yung number one. Number two, araw-araw kang dadaan dito sa expressway. Kasi nga, kaya ka nga bumili ng express legal na motor. Para kung sakali na yung ruta mo ay nagre-require sa'yo na dumaan sa expressway, or mas mapapabilis or mababawasan yung travel time mo kapag nag-expressway ka, diba? Siyempre, mag-expressway ka. Kasi kung hindi mo gagawin yan, nadipik yung purpose. So kung dito sa Cavitex, ang class 1 is 33 pesos from Bacoor to Pasay, i-multiply natin yan ng 20 days a month. So 66 sa isang araw. So magiging 1,320 sa isang buwan. So yung 1,320 na yan, kung hindi ka pa naka big bike noon at gagamitin mo or bibili ka na ng big bike, tapos ang ruta mo katulad sa akin, kailangan mo maghanda ng 1,320 pesos sa isang buwan. Ang pinag-uusapan natin dyan mga chong is yung araw-araw na daan mo ng expressway papasok ng opisina. Labas pa yan yung mag-long ride ka or mag-breakfast ride ka sa Batangas or sa Norte. Diba? Labas pa yon. So yung pang araw-araw lang na gastos yung pasok dun sa 1,320. Imagine kung naka-scooter ka pa rin, yung 1,320 mo is parang nasa 3 weeks na ano ko na yan eh. Nagasolina ko na yan using scooter. Again, ayun yung kailangan paghandaan, yung additional toll fee budget. Hindi naman sa dinidiscourage ko kayo mga chong, pero ayun talaga yung reality eh. Next is accessories. Kung gusto mong ilagay lahat ng accessories dito sa motor na to, dahil napaka-wide ng variety or ng choices mo and available accessories na pwede mong isalpak dito sa Z400, ikaw na lang yung mamimili kung ano yung gusto mong ipakabit.
So dito walang constant budget na pwede kong i-share sa inyo. Kasi hindi mo naman ipapakabit yan all at once. Kung meron man siguro akong maisasuggest na accessory / additional protection para doon sa motor mo, meron akong dalawa na pwede mong paghandaan, which is para sa akin is non-negotiable. So from pagkakabili mo is kailangan mo siyang ikabit. So number one is yung radiator guard. So in order to protect the radiator pins and in order to perform its optimum performance ang radiator mo, is kailangan maproteksyonan mo yung mga pins niyan. So kailangan mo ng radiator guard. Kabitan mo agad. So magkano ba yan? May mga nakikita ko, 500 pesos makapal na. Magre-range yan hanggang parang 5,000, meron pa, depende sa brand. So ikaw na lang, depende sa iyo kung anong ano, kung anong bibilin mo. Kung mura tapos it serves the purpose, and sa tingin mo mapoproteksyonan niya ng maayos yung radiator fins mo, eh why not, 'di ba? Minsan hindi rin naman tungkol sa presyo 'yan. It's all about the purpose. Number two, for me, na non-negotiable, siguro yung, ano, yung slider, engine guard, or crash guard. Siyempre, kung sakaling sumadsad ka, hindi naman natin pinapanalangin yan. Mami-minimize niya yung damage or yung gas-gas na pwedeng ibigay doon sa engine na guard mo or yung sakaha mo. So magkano ba ang engine slider? So mayroon dyan mga 3,500, makakuha ka na. Kung trip mo naman rush guard, init kasi. Kung trip mo naman crash guard, meron mga local fabricator dyan, yung mga backyard fabricator, na syempre inspired by the high-end brands yung kanilang mga designs, eh pwede mong i-scout or magtanong ka muna doon sa mga ibang nakapagpakabit na noon. Kasi if maganda naman yung pagkakayari, matibay, tapos bagay naman, sakto naman sa or sukat naman dyan sa motor mo, why not, diba? Malaki yung matitipid mo kasi yung mga local fabricator natin na yan, eh mga presyo nyan mga nasa 5,500. Kung branded naman, nasa 10,000 mahigit din ang pwede mong mabili na crash guard. So again, nasa sa'yo na lang ulit yan kung sakaling gusto mo magpakabit ng crash guard. Those are the two accessory / additional protection para sa akin na non-negotiable na kailangan mo ipakabit pagkalabas na pagkalabas mo or bago mo man isabak ito sa matinding ride tong motor na to. So marami accessories like yung exhaust. Pwede mong palitan yan para, siyempre nga naman, hindi talaga dinig dito yan eh, sa expressway, itong stock pipe. So marami, hanggang tornilyo, pwede mong palitan eh. So nasa sa'yo na lang yan, kung marami ang budget mo. Nasosobra doon sa mga dapat mong i-priority dito sa motor na to. Ano ba to? Cash ba to? Lampas muna tayo dito bago natin sabihin ang mga susunod na kaganapan. Sana may laman. May laman pa to eh. 42 pesos pa to ng ano eh, nung nakaraan eh. 42 pesos pa to nakaraan. Uy. Ha? Nung pagdaan ko nung Friday, 42 pesos pa. Ay, nung Thursday. Paano yan, ma'am? Pagdaan ko kasi nung Thursday, 42 pesos pa. Thank you. Ayun o, ingat kayo dun mga chong. Kasi minsan dito sa Cavitex, ganyan. Yung ifina-flash nila sa screen mo, is hindi pala akma or hindi updated. Diba? So, ikaw, all along, eh alam mo may laman pa kaya hindi ka pipila doon sa cash. Insufficient balance yung ano mo, yung RFID mo, tapos papasok ka sa RFID lane, violation yan eh. Eh syempre
una, abala. Pangalawa, additional gastos, 'di ba? Saktong-sakto sa pinag-uusapan natin na gastos paggamit mo 'tong motor na 'to. So, doon sa mga iba, ingat-ingat. Alam ko pwede namang i-check 'yan sa mobile phone natin yung mga current balance ng RFID natin. So, siguro bago tayo dumaan or bumiyahe, i-check muna natin yung balance natin para sigurado tayo. Kasi buti na lang mabait si ate, hindi tayo binayulation. Hindi ko rin alam kung magkano yung tubos or yung penalty kapag ano, kapag insufficient balance yung RFID mo. Pero honestly mga chong, alam ko merong 45 pesos pin laman noong Thursday. So going back sa ating content, ang pinaka last, since gagamitin mo nga siya daily, and in order na mapanatili mo yung good running condition niya, eh susundin mo yung ano, preventive maintenance mo on time. hindi mo siya i-avail kasi nga nagkaroon na ng problema yung motor mo. Kaya nga preventive eh. Prevention is better than cure. So gagawin mo siya on a regular basis para ma-maintain mo nga yung good running condition. So magpunta tayo sa basic comparison ng preventive maintenance, which is yung change oil. Kung sa scooter nasanay ka nang pa isa-isang litro lang, akin nga 900 ml lang yung Aerox eh. So dito sa Z400, 2 litro na kagad 'to. So magkano ang langis ngayon? Kasi ako kasa maintain pa ako eh. Kasi may hinahabol pa tayong warranty. Kaya nagkakasa maintain pa tayo. Yung langis sa kasa is 600 pesos. So times 2, that's 1,200. And syempre kung sa scooter is gear oil lang ang additional na gastos mo, dito merong oil filter. So kasabay palagi yan, change oil and oil filter. So ang presyo ng oil filter niyan is nasa 600 din. So 1,800 pesos na agad yung consumables mo kung naka Z400 ka. Tapos labor, syempre hindi naman mapapalitan yung langis mo tsaka yung oil filter mo, walang labor, walang mekaniko, 'di ba? So sa kasa, ang labor ng change oil nila is 1,500 pesos. So 1,800 plus 3,300 pesos yung pagpapa-change oil pa lang. Kung ikukumpara ko 'yan sa Aerox, ang Aerox every change oil ko 600 pesos. Pero ano ba yung ano, yung span or yung kung kailan ka pwedeng magpa-change oil? Sa akin kasi sa Aerox, every month or 1,500 to 2,000 kilometers na tinakbo. Dito naman sa Z400, ang sabi nila is every 3,000 or every 3 months. So 600 sa Aerox, so 3 buwan, 1,800. Kumpara mo sa 3,300 nitong Z400. So mas mahal pa rin, halos doble pa rin gastos mo sa pagpapa-change oil pa lang. Again mga chong, change oil lang yan ha. Change oil pa lang yung pinag-uusapan natin. Wala pa yung mga ibang parts katulad ng brake. Sa brake pads nito, kailangan sabay mong papalitan harapan likod. So nasa 3,500 yan, brake pads pa lang. Next is chain and sprocket set. So chain and sprocket set, kapag hindi mo na pangalagaan yan, hindi mo nalinisan, masakit-sakit sa hulsa ang pagpapalit niyan. May nagsasabi dun sa group na nasa 10,000 pesos yung hindi OEM part. Pero nung sinabi kasi sa akin nung 1 year PMS ko sa kasa, parang ang inestimate sa akin, palit brake pads, palit chain and sprocket set, maganda daw ako ng 30,000. Walang jo. Sabi ko nung panahon na yun, wow, parang gusto kong maging ano na lang ha, maging butterfly para palipad-lipad na lang ako. Kamerin mo, 30,000. Kaya iniisip ko rin na pagdating ng 18th month, sa 18th month ko daw kasi kailangan palitan yun. Naisip ko rin na i-avail ko pa ba? Kasi may nagsasabi naman na
hindi naman necessarily na kailangan mong palitan kaagad yan noong time na yon. Siyempre depende pa rin yan doon sa itsura or yun sa status nung ano, nung material, yung materialis na yon or yung parts na yon. Hindi naman porkit sinabi 18th month palitan mo na, di ba? Eh kung working pa naman eh, may mag-a-assess pa naman na iba na magsasabi na pwede pa, pwede pang gamitin. So, matagal-tagal pa naman, may 4 na buwan pa para mag-ipon ng ganun. Mag-ano na lang ako ng second opinion. Siyempre dun din sa mga trusted mechanic, di ba? So, di ba madugo? Parang pambili na ng second hand na scooter yun ah, yung 30K. Pero biruin mo, maintenance lang ng motor. So, ayun yung mga kailangan mong pagandaan. Actually, mga chong, may other option ka naman kung ayaw mo magkasa-maintain. So, pwede ka mag-DIY kung ikaw naman ay may in-depth knowledge sa pag-change oil or sa pag-maintain ng iyong Z400. Pwede mong gawin yan. Mas mura. Nandi hamak doon sa kasa. Kasi consumables, siyempre ikaw bibili yan. Alam naman natin, pag sa kasa mo binili, medyo may patong na yan. Compared doon sa ikaw ang personal na bibili ng mga consumables mo. Malamang sa malamang, mababawasan yung presyo niyan. And depende doon sa brand ng langis na bibilin mo. Tapos mababawas, wala ka ng labor na isipin. Diba? Kasi ikaw na mismo yung gumawa. Next is, kung may trusted mechanic ka na kilala or alam, outside the, or except sa kasa, pwede yun i-option mo. So kung kilala mo naman or may peace of mind ka naman na doon mo ipagawa, diba? So pwede mong i-option yan. Cheaper than sa kasa. Tingin ko pwede ka rin yata magdala ng langis para labor na lang yung pabayaran mo sa kanila. So again, pag ikaw bumili ng langis, mas mura yan kumpara doon sa doon mo bibiliin sa kasa or sa shop. Pero ako kasi, option ko pa rin na mag kasa maintain. So ayun mga chong, yung mga kailangan mong paghandaan, yung 4 na bagay na kailangan mong paghandaan or i-adjust sa budget mo kung nagpaplano ka na nga na mag-upgrade galing sa scooter papunta sa Z400. Summarize lang natin, gas consumption, toll fee, accessories, which is hindi mo naman kailangan ipakabit lahat all at the same time. Kung susundin mo yung preference ko, wala namang problema. And lastly, yung PMS. Yun yung isa sa mga major factor para maging maayos yung pagsasama nyo ng motor mo. Kasi pag hindi mo minemaintain yan, baka hindi rin magtagal yung pagsasama nyo ng maayos. Kaya nga preventive, so prevention is better than cure. Gagawin mo siya to prevent any problems na may occur in the future or habang gamit mo siya. So sa lahat ng mga nagbabalak na mag-upgrade, I hope na nakatulong yung mga pinagsasabi ko para makapag-decide ka kung kaya mo na ba na mag-upgrade at gamitin yon pang araw-araw, or mag-upgrade ka pa rin pero gagawin mo lang ba siya as a leisure bike. Kasi ako honestly, ang ginamit ko siya daily, pang daily before, parang 2 consecutive months. Kasi syempre, bago lang yan eh. Excited ka pag gamitin yan araw-araw. So, ginamit ko siya for 2 consecutive months. And sa simula, okay. Kaya mo namang i-absorb yung additional na gastos. Pero habang kasi tumatagal, tapos nag-accumulate yung gastos. So, napag-desisyonan ko siya gawing leisure bike na lang or every weekend na lang. Para sa akin kasi, yung masisave ko by not using Z400 as my daily bike is pwede kong i-allocate sa ibang bagay. Like, pwede kong gamitin yan every weekend ride namin ni Mrs. Everywhere. May budget kami, di ba? Or pag nag-request yung mga bata na kumain sa labas, may extra budget ako, di ba? Binigay ko lang sa inyo yung mga possible na gastos na kailangan yung paghandaan. Again, kung sa tingin mo is ayun nga, nakatulong or nagkaroon ka ng idea doon sa mga possible gastos mo kung bibili ka ng C400 at gagamitin mo nga ito as a daily bike, baka pong mag-atubili na i-like and share itong video na ito. And subscribe ka na rin sa aking YouTube channel, pero wala namang pilitan yan. And nag-subscribe ka na rin naman, pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na moto feature and weekend moto adventure namin ni Mrs. Everywhere. So again, this is your boy,
Erwin, ang Mr. Everywhere ng Cavite. Nakatapos na naman ako ng isang vlog. Maraming salamat po sa lahat ng sumuporta at sa mga sa mga gustong sumuporta. Kita-kita tayo sa mga susunod pang video. Ride safe, spread peace sa lahat ng mga kasalamuhan nating rider, especially sa ganitong traffic. Until next time, thanks again for watching and I see you everywhere. Goodbye for now. Ride safe.